Programa kami ni Bakal, Audrey Guriseta mula sa PTV. Ngayong gabi po ay medyo special po tayo ngayon dahil may special tayong bisita. Kakausapin po natin ang La Visual Corporation, no? At kasama po natin ngayong gabi si Sir Niro Marcelo, the esteemed Awards Committee Chairman ng Philippine Finance Business Awards and Outstanding Achievers. Ayan, magandang gabi po at welcome sa Sir TV Philippines, Sir Niro. Magandang umaga, Sir Audrey. Magandang umaga kasi sa mga nasa Europa ngayon, umaga ngayon. Good morning, good afternoon and good evening sa lahat ng mga manonood ng Sir TV. And Sir Audrey, maraming salamat po sa pagkakataon. Okay, gusto ko muna pakilala ka sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon sa Radyo Pilipino Paris. Sir Niro, paano ka ba, ano ba yung una mong trabaho? Ano yung tinapos mong unang kurso sa pag-aaral? Ako po, sa ang aking pong kursong pinasok ay IT. Mm-hmm. Sa STI College po. Isa po akong IT student at nagtuloy naman ako sa pagpasok sa aking, sinimulan ko ang aking company naman na Servicio Channel, which is a media company sa Rizal. Dito rin, sa Rizal. Mm-hmm. Sa Taytay ito? Sa Taytay po kami based. Okay. Ayun. So, ano lang so, siya. 20 after, minutes away. Kaya nauna ka sa akin dito, no? So, well, IT ka, IT graduate, ano yung una mong naging trabaho? College pa lang, mayroon na po akong computer shop eh. Mm-hmm. Oo, may computer shop ako, nag-business agad ako, gumagawa ako ng project ng mga estudyante. Siguro pag sa pagnenegosyo talaga. But pag sinabing unang trabaho, naging consultant po ako sa aming munisipyo. Mm-hmm. Bilang sa mayor's office po natin under Mayor Joric Gacula. Ako po yung, kumbaga, miyembro po ako ng PIO. Public Information Office. And then, nagtrabaho din ako sa isang call center. And then, para kumuha ng corporate experience. Mm. Well, this was 15 or 10 years ago lang. Tama ba? 12 years. 12 years. Siguro, sa loob ng 12 years. Okay. Ongoing pa rin yung business ko, but nag-work ako. Mm. Okay. Kaya ako tinanong yan, Sir Niro, no? Para maging inspirasyon sa mga tagapanood natin ngayon. Dahil, gumawa ka ng isang award-winning body kung saan kinikilala yung mga natatanging mga nagsimula lang sa mga maliliit na negosyo at ngayon nagtatrive na or kinikilala na, kumikita na, lumalaki na yung kanilang mga negosyo. So, pag-usapan po natin muna itong La Visual Corporation. Paano mo sinimulan po ito? Actually, La Visual Corporation is my partner sa award-giving body. Mm-hmm. But I can say that La Visual Corporation is the best partner para sa award-giving body na aming sinimulan, sa aming sinisimulan. Kumbaga, as of today, may pangalawa na po kaming awarding. Mm-hmm. Ang inyo pong napapanood ay ang Philippine Finest Business Awards. Ang susunod naman po ay ang Southeast Asian Premier Business Awards and Outstanding Achiever. Ang ito pong mga award-giving body na ito ay binuo po namin ng La Visual Corporation at ng Servicio Channel para po makatulong sa mga negosyong talagang pinagbubuti ang kanilang craft and their sa trabaho nila at saka sa industriya nilang kinakabilangan. Mm-hmm. Kumbaga, ito po ay pagtulong na rin talaga dahil po ang La Visual Corporation sabi, hindi lang tayo magbibigay ng award, tutulungan natin silang ma-reach yung mileage na kailangan nila. So meron po tayong billboard, mga media partners, news, articles, mga magazine, and TV and radio shows na pwedeng mapabilang o maging guest ang ating mga awardee. Kumbaga talaga, ine-expose natin sila. Kasi magaganda yung story nila, kaya natin sila binibigyan ng parangal eh. Mm-hmm. Kaya sila successful, kasi maganda yung journey nila. Kaya itong mga paraan ng La Visual Corporation ay napakalaking tulong sa mga negosyo. Ito, ang La Visual Corporation ay isa sa leading marketing company ngayon, advertising company ngayon sa bansa po ngayon. Okay, Sir Niro, itong Philippines Finance Business Award and Outstanding Achievers, ito yung 2023 first time na nagbigay ng parangal.
Yes, tulad nga po ng sabi ko nung guesting ko sa Rise and Shine. Pilipinas. Oo, nakakatuwa din kasi 2014 na nag-start ang idea ng Philippine Finest Business. Kumbaga, tulad ng sinabi ko, ang company ko, which is Servicio, nagfe-feature naman kami ng mga negosyo. Mm-hmm. Hindi lang sa Rizal, kundi buong Luzon, Visayas, Mindanao. And once they agreed to be featured in our company, in our outlet, ay binibigyan namin sila ng plaque na parang tinatawag na namin na you are one of the Philippine finest business. Mm-hmm. And then one time, La Visual Corporation approached me, bakit hindi mo gawin totoong event yung pagbibigay-bigay mo ng plaque? Kasi parang printed lang na picture lang yun. Sabi ko, lagyan niya ng gawan mo ng red carpet, maglagay ka production. And then yun, nagtuloy-tuloy po. So that's the story of Philippine finest business. Mm-hmm. Okay. Ano po yung mga criteria na inyong tinitingnan para bigyan ng pagkilala ang isang maliit na negosyante at isang mga o yung mga personalidad na binigyan ninyo ng pagkilala? Actually, I can give you three main criteria of selecting those awardees. First, kung financially stable ba, kumikita ba yung negosyo? Siyempre, kailangan successful ang negosyo to. Mm-hmm. Kailangan nagtatribe sila sa kanilang business. Of course, dapat may sales. Pangalawa po, kailangan po may social awareness. Kailangan ito pang negosyong ito ay kilala sa kanilang community. Mm-hmm. Kilala din ba siya sa social media? Kumbaga, meron ba silang ginagawang ingay? Ibig sabihin, may marketing strategy ba sila? Mm-hmm. At syempre, ang pangatlo po, ito pong mga negosyong ito ay isang nakakatulong sa community. Kumbaga, pag sinabing entrepreneur ka, hindi ka lang nagtatayo ng isang negosyo. Gumagawa ka ng solusyon ng isang solusyon para sa community problem mo. At yun yung ginagawa mong pagkakitaan. Mm-hmm. So, yun ba ay ang negosyo bang mga criteria ba yan ay pasok sa inyong mga business, pwede po kayong manominate at manalo ng award. Mm-hmm. Well, dito sa may award-winning body na binuo ninyo, no, may mga nakilala na rin ako, dalawa, di ba? Na talaga namang nagsimula din from scratch. Talagang walang-wala. And then, sinubukan, nag-fail, hanggang naging stable yung business, hanggang lumawak na ng lumawak. Ngayon bang 2023, yung mga nanonood ngayon, lalo na yung mga OFWs na gusto nang umuwi ng Pilipinas, pagod na sa abroad, may chance ba na lumago ang negosyo mo sa maliit na puhunan? Actually, mahirap din sagutin yan sa totoo lang na porque meron kang 100,000, 500,000, million, pwede ka pa rin bumagsak sa negosyo. So, kailangan mo maghanap ng problema sa community. Ano ba yung kailangan nila? Ano ba yung hanap ngayon sa market? Mm-hmm. At yun yung gawin mong solusyon. Yung produkto mo yung solusyon. Ano ba yung mga kailangan ngayon? For example, sa dami ng nagiging beauty products, ano ba yung kakaiba sa produkto mo? Lagyan mo ng ganon. Kasi ang success naman, hindi naman yan straight line eh. Ano yan eh? Akyat baba yan eh. Kumbaga sasabihin natin, swertihan pa lang yan. Kailangan pa rin ng dedikasyon. Tsaka prayer kay Lord, syempre. Of course. Pero ito, sinasabi mo, may demand sa market. Demand. Yung kailangan pasukin. Well, may mga pumapasok kasi, Sir Nero, sa negosyo na hindi pa nila fully na uunawaan yung produkto nila, yung pagpapatakbo ng negosyo, kung paano sisimulan, pero sumusugal na. And sometimes, or most of the time, bumabagsak ito at nalulugi. So, anong payo mo sa mga ganong magsisimula pa lang ng mga negosyo? Tama naman po din kayo. Ang negosyo ay isang sugal talaga. Mm-hmm. So, at kailan yun pwedeng simulan ng mga negosyo? Right away. Kailangan magsimula ka na agad. Pero, kailangan kumuha ka ng mga mentors. Mm-hmm. Kumuha ka ng gagabay sa'yo kung wala kang alam, kung wala kang idea. Kasi hindi naman porque may mga nagsimula na dyan, maladamot na yan eh. May mga taong mababait na nagne-negosyo na handang tumulong sa mga kapwa negosyante. So, nag-share sila ng ideas. I am a member and a board member of PCCI, Philippine Chamber of Commerce and Industry in Taytay, Rizal. So, ang daming
kumbaga, mga senior sa akin. Ang daming mga senior na kasama ko sa group na yon. And they are my mentors. Binabanggit nila, oh, may tanong ako, saan ako kukuha ng mga supplier? They are ready to help. So, ganun din tayo. If hindi natin alam kung paano ano at paano ang papasukin natin sa buhay, magtanong tayo. There are a lot of people na handang tumulong, lalo na sa pagnenegosyo. Well, alam mo, magandang nagawa ngayon ng ating gobyerno, Sir Niro. Itong Department of Trade and Industry, nare-recognize nila yung mga kababayan natin sa abroad na gusto nang umuwi sa Pilipinas. Dito naman natili, makasama yung pamilya. And then, yung mga gustong magnegosyo o sumubok na maliliit na negosyo, ginaguide nila or kina-counsel. Ngayon, kapag na-counsel na nila para hindi na-sure yung pinaghirapang pera ay magagasta, kumbaga magagamit at mapapaikot ng maganda sa kanilang sinimulang negosyo, gagaidan sila ng DTI dito. So, sa inyong community, sa mga business partners or mga na-awardan din ninyo, no? Mayroon bang mga natulungan na rin ng government at tumapit sa DTI? Hindi ko lang alam sa mga na-awardan namin. But, I know a lot of people and businesses na nakatulong ng ating gobyerno. DNR, I forgot the other departments, DTI. Sila yung nagfa-fund. For example, I have this brand. Nagtitinda sila ng bangus. Anong klaseng bangus ito? Ito ba yung mga... Iba't ibang klase ng luto ng bangus. So, kunwari may mga lechon manok dyan. Pero sa kanila, mga lechon bangus. May mga sisig bangus. Bangus. Iba-ibang luto. Okay. And then, meron silang from their... Parang may inawardan sila ng government para sa kanilang komisari. So, may mga ganun. May machine silang ginagamit para sa kanilang komisari na awarded ng government. And then, meron din ako ngayon from, milkshake. So, meron silang farm sa Tanay. Inawardan din sila ng mga machine from the government para sa negosyong yun. And then ngayon, hindi lang sila yung nakikinabang sa mga gatas from the cow na pinrovide ng ating mga animals doon, kundi nakakatulong din yung community na yung mga community na gustong humingi ng tulong doon sa mga cow dahil nga doon sa mga machines na bigay ng government. So, may mga programs po ang government para sa ating mga negosyanteng Pilipino na gustong magsimula. Na kumbaga, mag-a-apply lang tayo, mag-submit tayo ng mga requirements. And of course, may mga nababalitaan sa mga news natin na talagang handa naman ang government, basta may requirements tayong kailangan ipasa sa kanila. Tutulong at tutulong sila, hindi lang sa funding, nandiyan na yung mga machine. And then, syempre, yung guidance from the other businesses po. Okay, pagdating sa negosyo, usually, para lumago yung negosyo mo, yung tiwala din ng customer or ng client. Sa yung case, paano mo na-establish yung trust and confidence sa'yo ng mga naging kliyente mo at naging customer ninyo? Lawakan natin yung pag-iisip natin. Siguro kailangan mo ma-meet as a, gumagawa po ako ng mga commercials. Ako, gumagawa ako ng mga videos for them, mga photos, etc. Kailangan kong maintindihan at isa puso. Hindi lang, kumbaga maintindihan, kailangan isa puso mo. Ilagay mo yung sarili mo sa kanila. Ano nga ba yung target market ninyo? Intindihin mo, ano ba yung needs ni client? And once you maintindihan mo yun, i-provide. Gawa ka ng solution para ma-provide mo yung yung kailangan nila. Ganun lang naman, kailangan mong, and then kapag maganda yung outcome, uulit at uulit yan. Ito para may promise mo sa kanila. Kumbaga, ang trust naman, kumbaga pag first time mo lang ma-meet si client, wala pa naman talagang tiwala yan sa'yo kahit anong mangyari. Pag na-satisfy lang sila sa service or sa produktong pinrovide mo. Totoo. And then, as of today, as my company grows na,
hindi na ako masyado naghahanap ng client eh. Mm-hmm. So umuulit at umuulit. And then si client ay yung nagre-refer sa iba pang mga negosyo. Okay, marami akong nababasa no na, na mga advice ng mga ng kagaya mong mga successful businessmen na in order bago mo gastusan ang isang negosyo na hindi mo naman naintindihan, gastusan mo muna yung sarili mo. Invest sa knowledge ng business na gusto mong pasukin. Mayroon bang naranasan mo rin ba ito? Nag-invest ka rin ba sa sarili mo sa business na pinasok mo? Yeah, hindi lang sa pera, kundi mm-hmm. talaga sa knowledge. Mm-hmm. Kaya po ako nag-aral ng IT. Mm-hmm. Kasi ako naniniwala na kapag nag-age tayo, bago ng bago yung technology. So, meron akong basic knowledge ng technology kung saan, kumbaga parang pag nag-upgrade na, alam ko na kung saan nagmula. Mm-hmm. Hindi na ako mangangapa. May ipagmumulan ako. And then, ganun din sa aking line of work bilang editor, bilang video editor, bilang videographer. Kailangan updated ka rin sa mga latest software, inaaral mo yun. Siyempre, kailangan yung mga techniques bago ng bago. Kasi may mga uso ngayon, so kailangan nakakasunod ka. Sa company ko naman, hindi na pwedeng puro Facebook lang. Kailangan may TikTok ka din. Mm-hmm. Kailangan may IG ka. Nag-expand na eh, no? Sobrang mabilis ang pag-upgrade ng technology. So, sa buhay naman talaga, never and ever magtatapos ang pag-aaral eh. Mm-hmm. Kailangan everyday may natutunan ka. Continuous learning. Mm-hmm. Kasi mm-hmm. para maging successful ka, kung may goal ka, kailangan maging sponge sa buhay. Mm-hmm. Absorb ng absorb. Okay. Yung mga nagsisimula ng negosyo, small business, no, or meron na negosyo, well, maikling panahon lang, ano, halimbawa, 3 years pa lang yung negosyo nila, 2 years, ganyan, hindi pa nag-expand. Ano yung, kapag sila'y nagkukonsulta sa'yo, ano yung usual nilang tinatanong? Actually, ano ba mga questions sa akin nun? Kadalasan kasi sa ano eh, sa mga services namin eh. Mm-hmm. Pero ang pagko-consult more on talaga sa network, paano ko daw nare-reach si ganito? Mm-hmm. Paano mo nakilala yan? Kakapalan na ng mukha. Mm-hmm. Oo. So if we want to be successful, kailangan makapalan mukha mo. Take a risk, no? Oo. Diba? Hindi pwede sa pag-news ka, magka-interview ka, nahihiya ka. Hindi pwede eh. Mm-hmm. Kailangan makuha mo yung ano eh, yung pinaka-problema eh, para ma-share mo siya sa ano eh. Ganon din po sa amin, if you want to be successful sa negosyo, kailangan, go for it. Mm-hmm. Take a risk. Kapalan mukha mo. Oo. Kausapin mo yung mga right people na makakatulong sa'yo na mag-expand or mag-grow yung network. Ang galing, no? Dahil marami tayong mga kababayan na maipon eh. Alam mo yung pera nilang pinaghirapan, lalo na yung mga nag-a-abroad. Nilalagay lang sa banko, natatakot sila na gamitin, baka sayang yung pinaghirapan ko. Ilang oras ko to, ilang araw ko itong pinagpuyatan, ilang taong kong pinaghirapan itong perang to. Tapos natatakot akong i-negosyo, baka maloko lang ako, maskam ako. Which, marami nangyayari yan. Oo, uso yan ngayon. Yung mga too good to be true na nag-invest ka ng 30,000, magiging times 10, magiging 300,000. So, anong advice mo sa mga... 1.6 million, di ba? Anong advice mo sa mga ganitong mga nai-scam ng mga kababayan natin? Look for the proper channel. Nandiyan naman ang Bangko Sentral o Pilipinas, mm-hmm. Pilipinas eh, para gumabay sa atin eh. Nandiyan naman if regulated ng bank, if regulated by Bangko Sentral. Kasi kanina pag pinag-uusapan namin yan sa isang channel din eh. Mm-hmm. Kasi may kakilala ako na... Doon sa Euro TV. Kaibigan din namin yun. May nag-aalok daw sa kanya, sa kaibigan ko, ng ganyan, ganyan, ganyan. So malaki masyado ang tubo and then ano... Maghanap lang ng proper channel if kailangan mm-hmm. na sa mga mag-i-invest sa isang negosyo. Kasi may mga tao din ang pwede kang lapitan, di ba? So, kailangan lang mag-ingat, magtanong, mag-research, paano nga ba talaga? Pero pag sa investment, napakarami nang pwedeng pag-investan ngayon na hindi ka na rin kikilos. Eh. Nandiyan na yung mga bitcoins. Eh. Oh, mga shareholders. Oo, shareholders, okay. Sa mga negosyo. So,
kahit hindi ka na magtayo ng negosyo, kikita naman, meron naman, magkalaki din naman. So, kailangan mo lang mag-aral din, tama? Mm-hmm. Mag-invest ka ng learning pa, magbasa-basa, nandyan naman din ang YouTube. So, mag-aral pa na mag-aral. University of YouTube, mga kababayan. Research. Research and research and research. Well, kaya ako natatanong, Sir Niro, dahil guilty rin ako dito. Nung bata ako, of course, as young as 19, gusto mo na maging, kahit college student ka pa lang, gusto mo na maging successful, di ba? Gusto mo makapagsimula. Nabigtama rin ako ng mga scam na yan, ng mga networking na yan. Ang gagaling magsalita eh. Oo, ibibenta ka sabon, di ba? Oo, ibibenta ka forever living. Napabili ako ng mga ganun eh. Eh well, marami rin tayong, para maiwasan ng mga kababayan natin yung mga ganyan at kailangan legitimate yung negosyong kanilang pinapasok. Ayan, tama nga yung sinabi ni Sir Niro, you have to research. Buti nga ngayon may cellphone na. Pwede mo nang i-Google. Totoo ba yung mga sinasabi nila or scam ito? Power. Dati wala eh. Power, di ba? Na-scam ako maraming beses niya. No? Makakain lang kayo sa McDo, no? Mm-hmm. Yayayay ka, kala ko na-miss ako eh. Mamaya-maya nagpe-present na ng produkto eh. Napapabili ka naman dahil ako mahihiyain ako. Kapag inoferan ako, parang hindi ako makatanggi. Anyway, itong mga nakikita natin ngayon sa bansa natin, do you think ang Pilipinas, yung economy natin, ang pag-asa talaga yung mga small business, mga SMEs rather? I think naman kahit ano naman yan, kahit maliit, yung malaki, yung medium enterprises, kapag yan ay sabay-sabay umunlad at tuloy-tuloy yung pagkita nila, aangat din yung ekonomiya ng bansa. Basta tuloy-tuloy lang. Pag may mga kasi nagbagsak yung mga negosyo, talagang medyo hindi maganda yung takbo ng ekonomiya, talagang pati yung mga negosyo babagsak. Eh. Mm-hmm. So, hopefully, itong mga ginagawa namin yung program na mga awarding, mas ma-motivate sila, mas galingan ng mga negosyo. Kumbaga, itong mga programang ito ay talagang, yun ang inisip namin. Eh. Sabi ko nga, lagi sa interviews ko, sa mga awarding namin, kayo po yung bida, hindi po kami mga organizer. Yun yung i-make sure namin at may papromise namin sa mga events pa namin paparating. Okay. Sino yung mga notable na mga personalities na na-awarded natin? Pakita natin ulit yung video, Sir Johnny, Sir Ver. Sino yung mga notable? Ito po yung naganap itong September 8. September 8, ano? So, sino yung mga notable na mga personalities na na-awarded sa Philippine Finest Business Awards 2023? Ang ating attorney, si Acosta. Acosta. Ayan, kaibigan natin yan. Attorney Acosta. Sabi ko nga sa kanya, attorney, kakampi mo ako ah. Ay, hindi, si attorney Acosta, kapag ikaw may umapi sa'yo, no? Yan ang pwedeng lapitan ng mga kababayan natin. Ayan o, RTU Himig. Acquired din po yan na talagang napakagaling at pinasok natin sa awarding para iba naman yung sense ng ating programa. Ayan si attorney. Ayan, ang abogada ng bayan. Kasama si SK Efren. Ayan o. Mm-hmm. At syempre, ang iba pa, si Hero Angeles. Napaka, yung dating aktor. Ngayon, iba na rin yung career niya ngayon. Si Ate Gay, si Beverly, ilan niya sa mga nagpasaya sa gabi natin. At ito, mga dancer pala ito ni Vilma Santos. Mm-hmm. Ayan, ang galing yan. Gerard Santos, isang mga premieradong singer. Ayan, si pangalan niya. At syempre, Sir Dennis. May mga personalidad din tulad ng mga pulis, may mga doktor, tayo ang mga katangi-tanging public servant. Oo. Mm-hmm. Well, ito ang nakakatuwa dito, Sir Niro, dumaan yung pandemic sa atin sa buong mundo. At alam mo, sa everyday na nagbabalita rin kami sa PTV, nakikita natin, maraming bumagsak ang kabuhayan. Pero, yung talagang ayaw sumuko, yung laban lang, siguro dahil nandiyan yung pamilya, kailangan lumaban, kailangan may iuwi kang pera, pang tuition fee ng anak mo, pang kain ng anak mo, pang bayad mo sa renta ng bahay. May mga umunlad eh. Ito yan, actually. Take advantage yung pandemic. Nakakaingit sila. Sila yung mga taong
innovative. Mm-hmm. Meron silang existing businesses. Mm-hmm. Meron silang mga existing businesses na inadjust nila para doon sa problema. For example, itong mga maninindan natin sa Taytay, yun ay example ko. Ito, kakilala ko to, si Mayet. Ito ba yung mga tela? Bukod mga, sa mga damit, mga damit. RTW. Oh, kasi ang Taytay kilala sa mga RTW, di ba? Oh. Mga tela. Pag gusto mong murang damit, punta ka lang ng Taytay. Ano yung nangyari sa negosyo nila? Noon, okay naman yung negosyo nila, RTW. Pero nagsara eh. Nagsara ang market eh. So, ano nga ba yung solusyon nila? Pumasok sila sa mga online apps. Yung pumasok sila sa online apps, pumasok yung event na 10-10 ata, yun o, 11-11. Which is... yung super sale. Mga super sale na mga online apps na yan. Pagkapasok nila dyan, doon sila kumita ng first million nila. Wow. Oo. Siyempre, bukod may patahian din sila, nag-print, nag-tahi din sila mga PPE, mga mask, yun na may pre-provide na majority ng Taytay Rizal sa buong Pilipinas. Yun ang in demand at the time. Oo, yun ang alam ko. Napakaraming pinrovide ng Taytay na PPEs and mask dahil yung tela nasa amin. So, congratulations sa part pa rin na kahit ilang taon na. Natutuwa ako dun. Yun, so nakapag-adjust yung negosyo, pumasok sa online apps. Ngayon, meron na silang tatlong warehouse. Wow. May ang ganda ng mga bahay, may mga kotse sila. Stable business. Stable. Well, tama ka dyan, ano? Dahil lockdown, hindi naman lalabas ang tao. Ba't mo anuhin mo yung pampormang damit? Tama. So, ang kailangan at the time is mga PPE. Ilan ang ospital na naghahanap ng PPE, mga mask, dahil nga takot na takot tayo sa COVID noon. So, yun yung adjustment na ginawa. So, ibig mo sabihin, kapag, kumbaga, kung ano rin yung season, kung ano yung ibigay sa atin, adjust tayo kung adjust ano man. Adjust tayo kung ano. Meron din ako na interview, nagta-travel agency. Mm-hmm. Nagsara. Travel agency, yan. Tama yan. Kasi pandemic, walang babiyahe, lockdown tayo. Anong ginawa ng travel agency niya? Si travel agency, dahil nga travel siya ng travel, awardee ko to si Mountain Top. Marami siyang nakilala na mga provider o supplier ng mga coffee beans. Dahil nga mahilig siya mag-travel. So, from Cordillera. So, pagkakuha niya doon, tinry niya lang ibenta online. Mga kapitbahay. Ngayon, napakalaki na ng company niya. Dahil din yun, sa pagta-travel-travel niya. Dahil nga, isa siyang travel agency, alam niya na kung saan kukuha ng mga magagandang supplies ng coffee beans. So, from her experience mula sa kanyang work, nag-adjust din. So, kailangan ganun tayo. Ganun naman tayo mga Pilipino eh. Kung ano yung hinarap sa atin, kailangan natin mag-adjust. Hindi pwede tayo resilient stagnant. Resilient daw tayo, resilient. Hindi tayo pwede stagnant sa buhay. Pero minsan, nakakapagod din maging resilient eh. Actually, no? Oo, nakakapagod din. Pero, ayun na nga eh. May mga empleyado, ito, Sir Niro, para maging lesson to sa mga kababayan natin na nanonood ngayon. May mga empleyado, halimbawa government employee or sa mga private companies na may idea na sila, may gusto silang pasukin negosyo, pero syempre dahil abala rin sila, hati yung kanilang oras dahil sa kanilang regular job, pwede ba yun? Yung meron na akong regular job pero magsisimula ako ng negosyo, hindi ba may mga nagsasabi kasi para umunlad ang isang negosyo, kailangan full-time ka dyan? Totoo din naman yun. So, meron din naman mga negosyo kasi kailangan pabantayan mo lang din. Siguro, kailangan mo lang ituloy-tuloy kung ano yung gusto mo. If kailangan mo talaga mag-work, yeah, mag-work ka while doing the business. Pero kung gusto mo mag-focus, mag-aral pa at tutukan yung negosyo, mas malaki yung chance na maging maunlad yun. Ganon din naman tayo mga pag mga working student tsaka ano, working student. So, nag-aaral ka, nag-work ka. Pero once makatapos ka, pwede ka na magpunta sa gusto mo talagang career. So, mayroon pa rin may mga goal tayo na kailangan, kung ano yung hinarap natin, kung ano yung gusto natin, talagang kailangan natin pagbutihan na lang. So, but for me, kailangan natin mag-focus sa negosyo kung gusto nating umunlad dito. Pero kung nag-iipon pa tayo, pwede rin naman, time management lang. Okay. Ngayon, ito ang question ko, Sir Niro.
paano natin matetake advantage yung technology ngayon? Yan, mga AI, social media, TikTok, Facebook, YouTube, sa ating mga negosyo? Napakagandang tanong yan. Ito, bibigyan ko kayo ng tips ngayon sa mga AI na yan. Nandyan ang ChatGPT. Ayan. So, kapag gusto mong gawa ng Facebook caption, type mo lang kung anong description na gagawin mo, lalabas doon, and then, andyan yung mga Canva. May mga template dyan para maganda yung posting nyo. During pandemic, sir, isa yan sa mga ginawa ko. Actually, wala pang ChatGPT yun. Sabi ko, ayoko mag-stay dito sa bahay, naboboring na ako. Sabi ko sa mga negosyo, gusto kong lumabas kasi madami nagpo-post online, lalo na food. More on food photography kasi ako eh. So, sabi ko, ang pangit ng picture nung ube pandesal. ube cheese pandesal. Sabi ko, ma'am, gusto nyo picturean ko yan, kahit bigyan nyo na lang ako 1K, o kaya bigyan nyo na pandesal. So, nag-offer ka ng services? Oo, nag-offer ako ng services. Sabi ko, tuturuan kita kung paano yung posting, ganyan. So, ganun din ngayon, kung ano yung AI, kung ano yung available technology, pag-aralan natin. Kasi ang laking tulong at kabawasan sa oras yun eh. So, kumbaga kahit, sabi ko nga, kahit nag-work ka, at gusto mong magkaroon ng social media awareness, ang daming tools na pwede mong magamit para mas mapaiksi yung oras. Pwede kang mag-schedule ng post sa Meta, sa Facebook, kesa yung parang everyday ka nagpo-post. Pwede ka na mag-isang upuan, post mo yung pang isang buong linggo, gawa ka ng plan. So, may scheduler na rin naman tayo. Nandyan din naman yung Google to help us. May marketplace. May marketplace to post your needs. Nandyan yung Lazada, Shopee, at iba pang mga online na market. At syempre, utilize natin kung ano yung mga tools at saka yung pwede magpadalhin ang buhay natin. Kesa gamitin natin ito sa masama, di ba? So, napaka-importante at ito nga, kaya sabi ko, nag-aral ako ng IT. Napaka-dali sa akin mag-adjust kung ano yung may mga bagong technology. So, ewan ko lang sa mga news, ano, kung papalitan kayo ng AI, kung ano naramdaman nyo. Well, hindi, ako hindi ako kinakabahan niya kasi iba pa rin yung may human interaction. Tama. Diba? So, kapag AI, hindi pwede magmura. Ako, ako nagalit, magmumura talaga ako dito sa programa. Anyway, so, itong mga inspirasyon ng mga negosyo, no, at pag-take advantage sa mga technology ngayon, lahat ba kaya magnegosyo? O kailangan talagang matalas din ang isip mo? Or ano ba kailangan? Kailangan ba masipag ka lang? Kailangan ba may educational background ka? Kailangan ba talagang prosigido ka? O lahat ng yan? Hindi naman eh. Actually, sa totoo lang, hindi naman lahat talaga swerte sa negosyo. Meron dyan, iba, sobra lang yung pera nila. Gusto nila magtayo ng negosyo. O, kuha ka manager, tayo tayo ng certain brand. Well, may kilala ako. Marami akong kilalang ganyan. May mga mayayaman, nagpapagawa ng restaurant, hindi naman para kumita, dahil hindi naman nila kailangan, just to accommodate visitors, para hindi na sila sa bahay pinapupunta, doon na sila nagme-meeting, doon na sila papupunta ng bisita. So, yung mga traits na sinabi mo, sir, napakalaking factor niyan para sa pagnenegosyo. Pero yung ating mga gusto talaga magnegosyo, kailangan lang talaga ng dedikasyon sa pagnenegosyo. Sabi nga natin, dedikasyon, yung pag-aaral, yung pagtatanong, yung curiosity, at syempre prayer. Yun yung talagang sagot para maging successful ka sa pagnenegosyo. Pero napakadaya din na may mga mayayaman na talagang syempre may funding sila at wala silang ano eh. Pero yun talaga, if may goal ka sa buhay, set your goal, and kailangan mo lang paghirapan at maging dedicated ka sa goal mo. Ito ah, sa mga nanonood sa atin ngayon, alam niyo ba yung mga tunay na mga mayayaman ngayon, yung mga talagang million na yung kinikita kada buwan? Hindi yung kagaya na napapanood natin sa mga pelikula na naka-korbata, naka-amerikana, naka-chedeng. Hindi na ganun. Yung mayayaman na kilala natin ngayon ng mga nagsimula sa small business, ay mga naka-shorts lang, mga nakasimpleng pananamit lang, no? Pag nakita mo, parang hindi nga nakapag-aral eh. Pero yung mga negosyo nila, talagang naglalakihan na. Tinan mo si Mark Zuckerberg, di ba? Hindi siya
isang shirt lang siya, isang kulay lang kapag may makikita mo sila. So, iba na rin yung ano ngayon, trend ng magiging mayaman. Oh, mabuti na rin yun. Maiwas ka sa kidnapping. Well, status symbol na kasi dati yung pag mayaman ka, naka-Mercedes, naka-Pajero, naka-Rolex. Gold chain. Gold chains, ano. Pero ngayon, iba na eh. Ito nakikita ko ha, mga Chinese na businessman, naka-khaki shorts, naka-chinelas, tapos may sling bag yan. Sling bag yung yan. Sling bag na yan, puno-puno ng credit card yan. Tapos naka-t-shirt. Alam mo yung mga t-shirt? Yung mga free. Free. Plain, at saka plain color plain, lang. Plain colors. Yung mga free ng, kunyari, boys and paint. Boys and, yung may mga tatapang ganun. Hindi mo mahalata. Pero ang mga sasakyan ay talagang worth 5 million, mga nakapatrol. Diba? So, may mga bodyguards. So, hindi na natin, iba po yung sa pelikula na mayaman at iba yung sa totoong buhay. Sa totoong buhay, makakamit kayo ng mga successful na negosyo. Negosyate kagaya ni Sir Niro na pag nasalubong mo, hindi mo masyadong... Ako! hindi mo masyadong iisipin, mayaman siguro to. No? Pero sa mga nangyari sa buhay mo, sa negosyong ito, looking back, nung mga teenager ka pa lang, inasahan mo ba na magiging ganito ka-successful yung mga tinayo mong negosyo? Teenager pa rin ako. hindi. Actually, pero ang nasa isip ko noon talaga, hindi ako magtatrabaho. Mm-hmm. Magne-negosyo ko. Yun talaga. Ayokong magkaroon ng boss. Parang Chinese mentality ang... Chinese culture or tradition mentality yung philosophy mo sa buhay. Ewan ko, siguro yun talaga yung ano eh, bata pa lang ako yun talaga eh. So siguro bata pa lang tinda ako ice candy. So may mga ganung kwento eh. Totoo yun. I mean, pag nasa, siguro pag pinanganak ka, talagang ginawa na ni Lord yung blueprint ng buhay. Ayun. And looking back, wala, simple lang din ako noon eh. Pero sabi ko yun, hindi ako magtatrabaho. Nag-work ako, but hindi talaga para sa akin yung ano eh. Nag-awol ako sa call center, 4 months lang. Kasi nagpapatakbo din ako negosyo, hindi ko kaya yung, yung environment na puyat. And ano. Pero napakagandang trabaho ng call center. Well, marami ngayon, marami tayong mga kababayan ngayon na nasusustain nila yung pangangailangan ng kanilang pamilya because of call center. Oo, tsaka yung work from home na nga. Daya-daya, may work from home na. Saan nga eh. Dati, mabiyahe pa. Mabiyahe tayo, jeep. Sasabit ka pa. Ang haba-haba pa ng pila ng panahon ni Pinoy. Oo. Pero ang question ko ngayon, are you satisfied na sa mga binilt mong negosyo or... are you looking na expand pa ito? Mas malayo pa yung gusto mong marating? Ang goal ko, bilhin ko yung buong street namin. Papangalan na sa'yo, no? Oo, Nero Marcelo Street. Marcelo Street na. Oo. Pero, kapag lumaki kasi ang negosyo mo, it means mas marami kang nagiging trabahadante. In a way, natutulungan mo yung kanilang buhay at pamilya. Actually, sa totoo lang, ako po ay simpleng tao lang. Hindi pa ako materialistic na tao. Yung, lalo na nung pandemic, until now, siguro nung pandemic, mas naisip ko itong philosophy ko na parang ako naman hindi, kahit ano eh, sa dami ng natulungan kong negosyo, pag nagutom ako, punta lang ako sa restaurant niya, matutulungan lang ako kumain eh. Kahit hindi ako magtrabaho, may marami akong negosyo na i-feature eh. So, yung para sa tao lang, yung mga kasama ko, yung para makikita mo lang na nakakapag-sustain din sila, may mga family na iba, yung iba nag-aaral, nakakatulong din. So, yun po yung pinaka-isa sa mga motivation ko rin ngayon. So, yung parang mabigyan ng work yung mga kasama ko sa serbisyo. And then, of course, with this award-giving body na ito, ay malaking contribution din para sa kanila. Mas lumalawak din yung network nila. And then, some of the award-giving body, of course, na nakakumukunik sa amin. Actually, para sa amin, ng La Visual Corporation, di kami nakikipag-competensya sa ibang award-giving body. Alright. So, we are looking forward for more partnership, for kung ano yung mga services na we can provide other programs. So ayun po, yun po yung pinaka-goal ng La Visual and Servicio Channel, talagang makatulong sa mga negosyanteng Pilipino.
Okay. So, kailan yung aabangan na susunod na awarding ceremony? Sa December 8, yan, sa Winford Resort and Casino, Manila. Okay, magandang pamasko yan doon sa mga bibigyan ng pagkilala. Kasama ka doon, sir. Kasama ka doon? Oo, di ba? Okay. Talagang aabangan din natin ang parangal na ibigay natin kay sir. At sana makasama natin iba pang awardee dito sa program mo, sir, para mas ma-share natin yung story na nila. Okay. Well, question. Dito, question from Paris, France, ang isang kababayan natin. Marami daw napapahamak dito sa salitang ito. Kung ano yung passion mo, yun ang sundin mo. Kasi may mga naririnig akong reason na yung nagnegosyo naman ng pagbabasura, yung mga junk shop, hindi naman nila passion yun. Eh. Pero successful sila. So, totoo bang kailangan laging passion mo yung pupuntahan mo o kung saan yung opportunity? Sabi nga natin na ang oportunidad, minsan lang kumatok yan eh. Mm-hmm. Diba? Actually, ang hirap sagutin ng tanong na yan. Kasi dalawa eh, may mga nagiging successful sa passion. Tama. Oo, meron naman nagiging successful na kung ano lang opportunity, kahit di sila mahilig mag-a-kumanda, eh magaling talaga eh. At saka may passion din. Alam mo, for example, fine arts, magpe-painting. Mm. Pero hindi naman siya kumikita. Wala na, gutom. So, I think, ito na lang yung tamang sagot ko doon. Alright, sige. There is a perfect timing for everything. Perfect time for everything. Kung oras mo para sumikat, yun. Kung oras mo para yumaman, yun. So, pero kung gusto mo lang magkaroon ng sustainable na pagkakitaan, pasukin mo. Pag-aralan mo kung ano yung kailangan. Pero yun nga, kung passion or ano yun? Yung opportunity. Mm. Oh, next question. Mukha doon ako sa opportunity. Doon. Kasi may minsan kasi matagal na akong puro passion eh. Minsan lang kumatok ang oportunidad. Katulad namin, kami mga broadcast journalists. Ano? So passion namin itong public service. Pero on the side, for sure, yung mga napapanood yung mga anchors and reporters yan, may mga maliliit na negosyo din yan. Or may mga negosyo din yan. Kasi yung pagbabalita namin, more on public service, lalo na kami sa government, ano? Hindi naman magiging milyonaryo yung mga government employee, sustainable siya. At rewarding siya kasi part ka ng history. Alam mo, pag may election, nandun ka. Pag may baha, nandiyan ka. Pag may gera, nandiyan ka. Pero still, syempre, kailangan pa rin makapag-provide sa family mo. Dapat meron kang mga income-generating business. Pa rin. Yan din yung goal ko no, nagsimula ako sa company. Sabi ko, wala tayong news sa Taytay result. And every time may binabalita ako doon, ako lang yung nagbabalita. Parang nakaka-proud. But nawala yung passion. Tama ka. Wala nga masyadong balita sa Taytay. Before, noong 90s, drugs eh. Ngayon, medyo nalinis na yun dyan. Maraming barangay doon na drug cleared na. Mm. So, isa yung barangay namin. So, say, hindi po ako gumagamit. Yun ang sure natin. Pero yung pagbabalita kasi doon, medyo ano din eh, politika din. So, sabi ko, at saka pag ngayon, dati proud ako, every time may balita na nagwa-viral mula sa amin. Mm-hmm. Ngayon, medyo lumayo na ako sa kumbaga parang nawala yung passion ko nga sa pagbabalita sa Taytay. Mm-hmm. Dahil pag nagbalita ako ng politika, nasasaktan yung ano. Oo, naka-cancel ka nung kabilang side ng politics. Oo, naka-cancel. Pag naka-cancel ako noon, sila na may nakaupo ngayon, hindi natin alam. Ayun na nga, kaya mas maganda sa business na lang tayo. Yun, natuwa naman ako. Yung passion ko, shinif ko naman siya sa pagpo-promote ng mga negosyante. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Yung iba daw, from Paris, France, yung iba po pinagsasabay yung passion at opportunity. Well, kung kaya mo. Yung iba kasi hindi eh. No? We only just have so much time kung sa ating buhay. Oo, at saka madami kasing talentadong Pilipino din na talagang pag sa time management, napakagaling nila. Mm-hmm. Pero naman di kahit nag-aaral lang o nagtatrabaho, hindi nila maayos yung oras nila. Hindi mm-hmm. nila sila magaling sa time management. So, sasagot din siya sa isa mong question kanina na
para sa lahat ba yung pagnenegosyo? Hindi rin. So, ganun din okay, naman ito, para malinaw ba, ang pagnenegosyo hindi para sa lahat. Okay. Kasi kung lahat tayo negosyante, wala nang bibili. Okay, wala nang magsasaka. Diba? Sino magpupulot ng mga basura natin? Kung lahat magaling, lahat negosyante. Oh, so, babalansin ang buhay. So, yung mga may oportunidad or may naiisip na negosyo at gustong umunlad, pwede nyo pong pasukin yan. Pero kailangan master na master mo yung paglalagakan mo ng pinag-ipunan mong pera. Yung iba loan eh. Is it advisable na mag-loan ng isang tao para to start a small business? Madalas kung naririnig na magandang mag-loan kapag medyo malaki yung negosyong papasukin mo. Ah, kumbaga, nasimulan mo na, sure na, kumikita na, and you want expansion, doon ka maglo-loan. Oo, at saka may nabalitaan din akong program ng government, correct me if I am wrong, kung dati pa ba siya or ongoing pa rin, na pwede ka rin mag-loan for the sari-sari store, for mga small businesses lang and medium enterprises. Pwede ka rin mag-loan from the government. Mm-hmm. So, hindi ko pa po sure yun kung ongoing siya. Pero meron programang yun noon. Mm. So, well, yung mga viewers natin, you can do your own research, ano? Lalo na yung mga land bank, government bank, okay. No? Kung ano yung mga ino-offer nila, lalo na sa mga entrepreneurs o yung mga nasa ilalim ng SMMEs. Oo, at saka may mga farmers din. Alam ko, meron din program ang ating government for that industry. So, ang government naman natin, mapakadaming programa na maaaring tumulong sa pagnenegosyo. Mm-hmm. Yun ang make sure ko na at sigurado ako. Dahil nandyan ang gobyerno para sa mga negosyante. Mm-hmm. May pumasok lang sa isip ko, Sir Nero. Sa dami na negosyo mo sa Taytay Rizal, hindi ba someday baka makita ko na isa ka na sa mga politiko dyan? hindi ko po naiisip yan. Pero ako po gumagawa ng mga jingle nila. Ako po nagsusulat ng mga jingle nila. And then ako po yung content creator. Katulad kanina, galing po kami sa shoot na ni guwapo kong videographer si Lawrence. Ako po yung nag-iisip ng mga campaign ads for the barangay ngayon ng mga certain people, certain parties sa Taytay. So, yun po yung iba sa mga services namin. And sa personally, hindi ko pa po masabi, ipapasok po tayo sa politika. Pero tutulong po ako sa mga kaibigan ko. Okay. So, again, invite nyo yung mga kababayan natin. Yung mga kababayan natin. Hindi, kasi papunta na dun eh. Kapag na-board ka na, stable na lahat ng negosyo mo, malay mo, maisipan mo yung public service, at ang unang-unang kakatok dyan, politika. Hindi eh. Siguro, more on behind the scenes. Mm-hmm. Ayaw mo yung katulad dito, nasa camera tayo. Okay lang naman din. Anyway, magkakaroon po ng partnership at Sword TV Philippines with the sa company nila mga partners din ni Sir Nero, no? And hopefully itong engagement na to at itong partnership na ito ay makatulong, no, sa ating mga kababayan sa mga sa hinaharap. Anyway, Sir Nero, bilang panghuli, again, i-promote po natin yung susunod na awarding ceremony na pangungunahan ninyo. Ayan, so ating mga manonood. Ano ba tawag ko sa mga manonood? Viewers. Viewers. Mga kababayan natin. Oo. Mga kababayan, hindi lang po dito sa Pilipinas. Pwede rin po kayo, mga OFW, na gustong ma-inspire sa ating pagnenegosyo, makarinig ng mga inspiring stories. Dahil pwede po kayo manood din online ng ating event on December 8, ang Southeast Asian Premier Business and Achievers Awards na gaganapin po sa Winford Resort and Casino, Manila. Dito po yan sa, nakalimutan ko yung lugar, but maraming inspiring story na mangyayari that night. Marami kaming paparangalan ng mga negosyanteng Pilipino at mga achievers natin na from different industries na talagang pinagbuti ang kanilang mga craft. So, kasama si Sir Don. So, abangan po ninyo yan. Marami rin pong magpe-perform sa ating event at talagang nakaka-excite na po. Sana mag-December na.
Kumbaga, isa sa mga nilulok ko pag event or awards night talaga, yung ma-meet mo sila, dahil isinulat mo lang sila na ito yung storya ng buhay na nila. Pero iba yung ma-meet mo sila harapan eh. And fortunately, na-meet ko yung dalawa sa mga awardee mo, no? Yung isa ang kanyang negosyo, yung rentals ng mga formal wear, mga dati Amerikana. Dati construction worker siya. Galing, di ba? Sipin mo, yun, magandang inspiration yun, mga kababayan. Ano? Dating construction worker, ngayon meron na siya mga formal wear na mga rental. Suits and gowns. Suits and gowns. So, kumikita, lumalawak yung kanyang negosyo. Okay, event stylist na rin siya. Yung isang nyo pang na-meet, si florist. Petals of Manila. Mga flowers naman yung kanyang negosyo. No? So, depende sa tao kung ano yung hilig mo at kung ito'y kakagatin ng market. Anyway, muli po, maraming salamat sa pagbisita sa amin dito sa SOAR TV Philippines, sir. And I hope to see yung mga awardees mo mag-guest sa amin every week, iba-iba, to give inspiration sa ating mga kababayan na gusto magpumasok sa negosyo. Oo. Abangan nyo po yan. Sana, sir, abangin nyo ni si sir. May billboard. Nakalimutan ko i-share. May billboard kami sa EDSA. Tatlo. Oo. Sino ba yan? Ako ba yan nasa billboard? Pinagmamalaki natin sa ating Southeast Asian Premier Business Awards kasama ng La Visual at Servicio Channel. Mm-hmm. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga ating taga-suporta sa programa. Again, mga kababayan, ating po nakapanayam ang Esteem Awards Committee Chairman ng Philippines Finest Business Awards and Outstanding Achievers, Sir Niro Marcelo. Maraming salamat, sir. Mabuhay ka. And hope to see you soon. At dyan lamang po kayo. OBB muna tayo, mga kapatid. At mga kababayan, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa ang programang Kamay na Bakal. Okay, habang hinihintay natin, batiin lang natin yung mga Tagala Visual Corporation, ha, na kanina pa naka-tuning sa atin. Si Crispy Fries ng Hong Kong, good evening. Joanna Cristina Toledo Tino. Congratulations, Sir Audrey, for winning as the Premier Achiever Outstanding News Anchor of the Year ng Southeast Asian Premier Business and Achievers Award 2023. Maliit na bagay po. Congrats. Yan, maliit na bagay po. Kung pwede ko lang masal na yung mga awards na yan. Eh. Mayaman na siguro. Ayan. Sir Dick Villanueva, of course, of Paris, France. Raffles M. Beverly is watching. Sila Gina Agustin, good evening po sa inyo. Yung mga DJs natin sa Radio Filipino Paris. Ready na ba yung OBB natin? Okay, naghahang lang tayo ng konti. Oy, Joe Alvarez, nanonood oh. Kaibigan natin yan, si Kakofi. Efren Nabong, good evening to sa inyo. Si Miss Diane Kerrer, my partner sa PTV for 7 years. Nanonood po ngayon. And again, yung sa mga taga-winners live ng Hong Kong, yung mga kababayan po natin dyan, sa pangunguna nila, Crispy Fries, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi. Pares nga pala ng oras ang Pilipinas at Hong Kong. Ayan, may awardee rin tayo si Pao. Ito yung may-ari ng Petals of Love Manila. Mm-hmm. Pao Gatdula, si Paula. Kasama natin siya kanina sa Euro TV. Mm-hmm. Sinama mo na. Dapat sinama mo na rin sila dito. I-schedule natin. Schedule natin sila.